credentials or clean track record na may pagtanggulong bansa mula sa mga maaaring makaaway ng mga taga-ibang bansa. If credentials and experiences are not enough to defend us during a war, then what should be enough? Here we go again. Let's do this. Yes, definitely. Clean track record and credentials is actually not enough for us to be saved from a war. Ano nga ba ang kailangan ng isang leader para mailigtas tayo sa war o ma-prevent yun? One is negotiating skills. Two is leadership skills and knowledge. Three, proper critical thinking and decision making. I want you to watch this. Parang pwede natin siyang maihalintulad. Pwede natin siyang maihalintulad sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Isang maliit na bansa na ang karatig na malaking bansa ay meron siyang conflict. Pero pinapakita ng Ukraine na kaya niyang ipaglaban yung isang rules-based na pakikipaglaban ng kanyang karapatan dahil strong yung kanyang relationship with the allies. Nandiyan yung US, nandiyan yung European Union, nandiyan yung iba pa niya pang mga allies na yun yung nagpapalakas ng kanyang loob. And this foreign policy that your candidate wants us to follow resulted to war. At kahit nagkaroon na ng war, Mama Leni still wanted to continue following the footsteps of Ukraine. With those kind of decision making, do you think Mama Leni's credential and clean track record can actually save us from the bullets and the bombs? I don't think so. And here you are saying this. Hindi ba dapat yung i-elect nating leader na highest position sa country ay dapat knowledgeable sa international arena? Sa international law, foreign policy, bilateral relations and multilateral relations, sovereignty, treaties and their ratification, diplomatic affairs and the rest. I definitely agree with you there. Dapat magaling ang ating pipiliing presidente sa mga bagay na to and more. But when Mama Leni went to the UN and asked for the intervention of the ICC para makialam dito sa bansa natin, I don't think na napakita niya dito na knowledgeable siya tungkol sa international laws. Alam niya ba na pwede lang mag-intervene ang ICC at magkaroon ng jurisdiction dito sa bansa natin kung sakaling hindi gumagana ang ating judiciary? Nung nag-spread siya ng fake news of 7,000 plus summer execution, di ba, ini-endanger niya ang country natin? This is one of the reason why I think Leni will be a dangerous president.